Nag-file po tayo ng petition for certiorari, mandamus, injunction with prayer for TRO para ma-stop yung tinatawag na suspension na ginagawa ng NTC laban ng SMNI. Kasi we believe na bakit sila naparataw ng penalty ng suspension na wala pang due process. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nang huhula ngayon na ano yung sagot namin na wala pa namang complaint, wala pang specific na violation na sinasabi nila para masagot natin. So, in the meanwhile, nag-file po tayo ng injunction dito po sa Court of Appeals on the ground na violation ng due process. Second, parang nakinig sila, parang na-influensyan sila ng House of Representatives. Kasi gumagawa sila ng decision ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo binigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi sila dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Okay, pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Apparently, yung tatlo doon, hindi na alam yung ginagawa nila. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Okay? Ginawa nila, sinara nila kami, sinupil nila ng aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari maski kanino man dito ngayon sa press conference na ito. Sir, as a former congressman, ano bang ginawa ng NTC na pinakinggan yung resolution ng House? Tatingin niyo po ba bali ito? Hindi lang former congressman, ha? Ako po isang practitioner sa NTC mula 1991 pa. Hindi po valid. Ang ginawa sa House ay isang investigation in aid of legislation, inquiry in aid of legislation. Ang NTC po ay may quasi-judicial powers. Iba po yun. Quasi-judicial powers, iba po yun. Ang ginawa ng NTC, inadapya yung ginawa ng House. In short, nag-surrender ang NTC no, ng kanyang kapangyarihan dito po sa Kamara. Hindi po, kasi ang order para isuspend ang SMNI galing po sa NTC. Pero po yung basis nila, according to the press release, at least, is yung resolution ng House, which was based on hearings. Kaya po, no, sila po ay may quasi-judicial powers para silang judges. Eh, yung judges na ito, sinurrender ang kanilang kapangyarihan. That is why nandito kami ngayon. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila. Ginive up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yon, maling mali. Nawalan sila ng independence. Sir, I understand may pending complaints with the NTC also cited those complaints against SMNI. How do you respond to that? Ako namang respond? Mike, ikaw. Sige, Mark muna. Sige, Mark muna. Sige. Yung kaso ng NTC, pending pa yon. So, iba yung kaso ng SMNI doon sa NTC kasi we were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inabuso po nila yung kapangyarihan nila. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is only in aid of legislation, paggawa ng batas. But hindi ibig sabihin na yung ginagawa ng mga congressman natin, they are not exercising quasi-judicial function. That power is vested sa NTC. Pag inadapt nila yung tinatawag na recommendation ng House of Representatives without prior hearing,
without investigation or we were not given opportunity to explain our side, that is in violation ng quasi-judicial function, separation of power, and most especially yung tinatawag na due process clause ng ating saligang batas, and ang pinaka-importante, yung freedom of press and freedom of expression. That is one of the highest constitutional right dito sa ating bansa bilang isang democratic and republican government. Ito po, no? Kasi under the new rules, pag quasi-judicial bodies, like for example NTC, ang may authority or may jurisdiction is the Court of Appeals. Kasi may bagong rules tayo ngayon, yung tinatawag na revised rules of court, na kalagay doon na only pag may kaso na i-file under a quasi-judicial bodies, ang may jurisdiction with respect to certiorari prohibition is the Court of Appeals. Alam niyo po, dalawang programa lang sa SMN ay ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo isabihin na buong network ay may kasalanan? Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang prebas. Pakinggan mo muna kami. Dito sa NTC, sinabihan na kami na maglabas, no? Show cause. Bakit hindi kami sisara? No? Permanently. Kasi sinara na kami temporarily. Bakit kami pinwersa ng NTC na magpresentar ng ebidensya laban sa amin? Alam nyo ba, NTC, quasi-judicial powers, alam nyo ba nagreklamo, NTC rin? So, ang NTC ngayon, judge, jury, and executioner. Bakit ko sinabi na executioner? Kasi kung ano man ang findings dyan na kailangan i-execute, sila rin mag-execute. Ano ba yun? West di Kutsilyo? Aba, lutong Macau ito. Sir, ayan, tama po ba? Sige, 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 tuloy po. Sir, sa harap lang po dumingin. I understand na tama ba, Monday po sinimulan na yung suspension sa NSMNI. Hindi na po tayo may restart yung Monday. Tama po ba? Mark? Oh, yes. Ang under the new, yung tinatawag na show cause order ng NTC, may suspension ang pinalabas ng NTC immediately executory. That's why ang ginagawa natin, we are asking the Court of Appeals na mag-issue ng TRO to stop the implementation of that show cause order and also the suspension order ng NTC laban sa SMNI on the ground na it is in violation ng due process ng ating saligang batas. And of course, ang dami nating argument, lalo na yung tinatawag na separation of power, na in this case, klarong-klaro na na-violate ng NTC kasi surrender nila yung kanilang authority, yung tinatawag na quasi-judicial authorities kasi hindi na wala nang investigation. Yung investigation ng House of Representatives, yun ang ginawa nilang basihan. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is in aid of legislation. The House of Representatives, they are not exercising quasi-judicial function. So yun ang basihan namin sa pag-file dito po sa certiorari, prohibition, mandamus with TRO. I-file natin dito sa Court of Appeals and hoping the Court of Appeals will issue a temporary restraining order pending the issuance of the resolution of the main case. Okay, Mark, ito ha. Alam mo, assuming without admitting, nagkamali talaga si Ka-Eric. Nagkamali talaga si Doc Lorraine Badoy. Nagkamali talaga yung programa na gikan sa masa para sa masa. Ang sagot ba ay bubusalan mo? Kung lahat na nagkakamali sa industriya, no, ay bubusalan mo, aba, wala nang maiwang dyaryo, TV o radio station sa buong Pilipinas. Hindi yung ganun. No? Dapat yun pabigyan mo, i-explain mo. Kami, sa kamera, hindi kami pina-explain. Yes or no lang. Mabuti pa dito sa harapan nyo, nag-explain kami. Dapat kayo na lang congressman saka congresswomen. Sir, ano na po yung naging effect dun sa mga empleyado, specifically ng suspension na nagsimula this week? Tuloy yung operation ng SMNI. Kahit na may suspension na inisyo ng NTC, tuloy ang operation, tuloy ang mga programa natin. But of course, aside sa yung radio lang ang nawala at saka yung TV, but the social media, nandiyan pa rin, yan other platform, tuloy pa rin. Okay, isa pa ha. Alam mo, anong epekto sa lahat? Sa industriya, sa ibang mga radio station, sa ibang TV stations, sa mga dyaryo, anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa office of the speaker.
yun ang ano eh. Bawal pala mag-criticize sa members ng mga ng kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagbubusal sa SMNI. Bawal pala mag-criticize. Bakit mo aming bawal mag-criticize? Eh, pera ng pamahalaan yun eh. Pera ng taong bayan yun eh. So, dahil sa suspension na inisyo ng NTC, hindi lang nawala yung gikan sa masa at sa kalaban kasamang bayan, yung program ko din na Pinoy Legal Minds program po ni Attorney Rolex Suplico, nawala din. So, it means that there is really a violation sa ating tinatawag na freedom of press and freedom of expression. Ang ginagawa ni Ka Eric, nagtatanong lang. But granting na hindi tanong yun, may statement na ginagawa, tapos fake, assuming hindi totoo yun, walang basihan. So dapat, yung program lang ni Ka Eric ang i-suspend. Bakit yung buong SMNI, network? Buong network, lalo na yung buong network, may program na for public service, for nation building, na of course, ay yung ginagawa ng NTC is really in violation ng ating saligang batas. That's why we're asking the Court of Appeals na sana pakinggan yung prayer po natin na i-stop yung implementation ng suspension laban sa SMNI na inisyo ng NTC. Okay? Sure. Okay? Sure.